Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating weather update para nga po dito sa minumonitor natin na si Bagyong Agaton. Ngayon nga po ay makikita natin nag-intensify na nga po ito into tropical storm. At nagkaroon na po siya ng international name na Meggy. At ayon naman sa ating Japan agency at ng NOAA, ito nga po ay may posibilidad pa na habang stationary siya rito sa may coastal water ng Visayas, ito nga po ay may posibilidad pa no, na mag-intensify pa. At ngayon nga po, no, tinataglay nito yung lakas na aabot na 65 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan no, na aabot ng 80 km per hour. At habang nandito pa nga po yan sa coastal water ng Eastern Visayas, ito nga po ay may posibilidad pa mag-intensify. At ayon naman no, sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay may posibilidad na magkaroon ng posibleng landfall scenario somewhere dito nga po sa may Villareal. Ito po yung ating imo-monitor. Pero sa ngayon nga po, ayon sa Japan Agency at ng NOAA at ng bagong pag-asa DOST, dito nga po ay mababa ang tsansa ng landfall scenario. Sa ngayon nga po, nakakaranas sa malalakas na pagulan ang malaking bahagi ng Visayas at umaabot nga po yan hanggang dito sa may Bicol region. Makakaranas din ng mga bahagyang pagulan dito nga po sa may Mindoro province. At yung minomonitor natin na isang low pressure area dito sa may Palawan na posibleng nakakaranas ng mga pag-ulan dahil po sa low pressure area, ito naman po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Posible rin po itong malusaw kapag andito na po yan sa may parte ng Sulusi. At yung isang bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating bansa, mas lumakas pa nga po ito na ngayon nga po no, ay tinataglay na yung lakas na aabot ng 110 km per hour, malapit po yan sa gitna. Yan po ngayon ay nasa severe tropical storm category na nga po yan at bago nga po yan dumaan sa may power line natin, may posibilidad nga po no, na ito'y maging typhoon category. Ayon po yan sa ating Japan Agency at ng NOAA. At kung mapapansin nga po natin, ano, itinaas na ng bagong pag-asa DOST ang signal number 2 sa mga lugar dito sa may southern portion ng Eastern Samar, sa Guiuan, sa Mercedes, Salcedo, sa Quinapondan, sa Giporlos, Balangiga, sa may Lawaan, sa General MacArthur, sa Hernani, sa Llorente, sa Balangkayan, sa may Maydolong, Borongan City, at saka dito po no, sa southern portion ng Samar, sa Marabut, sa may Basey, Calbiga, at dito po sa Villareal, Santa Rita, at sa northeastern na portion ng Leyte. Dito nga po yan sa may Tacloban City, sa Palo, at sa may Tanawan at Tolosa. Signal number 1 naman, ano, nakataas nga po dito sa may the rest ng Eastern Samar, rest of Northern Samar, sa may Biliran, dito nga po sa may rest of Leyte, at maging dito nga po sa may parte ng northern portion ng Cebu ay nakakaranas na rin po yan ng mga pag-ulan. Maging dito nga po sa Camotes Islands nakataas na rin ang storm signal number 1. Kung mapapansin nga po natin no, yung makakapal na kaulapan na yan ay posible na nga po yan no, magpabaha at magpaguho ng mga lupa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan nararanasan itong bagsik ni Bagyong Agaton. At ayon naman sa ating bagong pag-asa DOST na forecast track, no, ito naman po yung ating sa bagong pag-asa. Ito nga po ay halos stationary nga rin, halos hindi po sila nagkakalayo ng Japan Agency ng forecast track. At kung mapapansin nga po natin no, na by April 13 pa, no, posibleng lumayo ito sa ating landmass ng Visayas. At by April 14, posibleng nga pong maging low pressure area na lamang. At ito naman po, ayon sa ating advanced weather forecast, by April 11, makikita nga po natin ano, na ito nga po ay halos andito pa rin sa coastal water. At pagdating nga po ng alas 12 ng tanghali ng April 11,
Makikita nga po natin, no, may posibilidad nga po yung landfall scenario. Ayon po yan sa European Centre at Global Forecast System. At pagdating ng April 12, makikita nga po natin, andito nga po yan sa vicinity ng Villareal at Santa Rita. Kung makikita nga po natin, ano, na ito nga po ay may posibleng landfall scenario dito sa ating advanced weather forecast, kung hindi nga po magbabago itong nakikita nating data ngayon sa ating advanced weather forecast. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali ng April 12, halos stationary pa rin itong nasabing bagyo. At pagdating naman ng April 13, ito nga po ay posibleng bahagyang nandito na nga po ulit sa coastal water. At pagdating naman ng April 13 ng alas 12 ng tanghali, ito nga po ay unti-unti nang lalabas ng landmass ng ating bansa. Pagdating ng April 14, makikita natin, ito nga po ay lumalayo na as a tropical storm pa rin. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali ng April 14, ito nga po as low pressure area nga po. Ang makikita nyo, sasama na yung kaulapan niya dito sa bagyong si Malakas. By April 15, posible nga po no, na si bagyong Malakas din ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, ano, na magkaiba po yung forecast track ng Japan Agency ng NOAA at ng PAGASA versus po dito sa European Centre at Global Forecast System. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibleng maapektuhan nitong bagyong Agaton. Kailangan nakaready na po tayo dyan. At again, inulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lang po yan. At marami pa pong posibilidad na magbago yan kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note to copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.